Mura pa mga sa subscribers, no? So ngayon manood po tayo nitong ito yung kay Philip to, no? Teaser po ng Fake Faces, no? So sobrang gusto ko tong mapanood dahil isa to sa mga si Philip pag nag-release siya po talaga ng mga solo performers or mga solo na kanta, sin solo talaga. Let's go. And ayun, no? Gustong-gusto ko po talaga siya pag ano nagmagawa. Lalo na yung last niya, no? Ano ba yung last niya? Alam ko yung last niya is yung Kana Ako, guys, no? Correct me if I'm wrong, guys, no? Sobrang ganda ng vibe ng kantang yun, no? As in, no? Like, para siyang... Ewan ko lang, guys, kung pwede ko siya ma-incompare. Alam ko sa inyo, baka mayroon may ano. Pero pwede ko siya i-compare sa, ano, okay... Ano? One Okay Rock, no? Gusto ko siyang ma-compare, Okay Rock, eh, no? Gusto ko siyang ma... Hindi naman sa parang gusto ko siyang ma-compare. Pero pwede siyang may hambing nun. Pero magkaiba sila ng approach, guys, na... Ayun lang, ayun lang na-imagine ko while listening to that song, no? And ayun lang, na-imagine ko lang siya nun. Pero promise, sobrang ganda po ng pag-umagawa si Philip. Napaka talaga. And still, my favorite song of Philip is Bulan, no? Sobrang solid. So ayun guys, ayoko na patagalin pa. So without further ado, let's all watch this. Ang taas ng heels na sa pa si Philip. Elevated shoe siya kung tawagin, no? Oh, April 5, guys! Tomorrow na to, no? So, abangan natin to, guys. Hindi, wala ba ito, guys, no? Shoutout sa mga CCU! I don't know, guys, pero napaka-quality po talaga pag si Philip nag-release ng mga gantong klaseng kanta, no? Napaka-quality to the point na... Ewan ko, basta... Ang quality po talaga gumawa ni Philip ng kanta, as in, walang tapon talaga. Actually, lahat naman ng mahalima, no? As in, bakit yan sa atin pag nag-release ng kanta, walang tapon po talaga, no? Pero iba lang talaga, para sa akin, no? Iba lang yung dating talaga pag si Philip yung gumawa ng kanta, no? Yung approach niya. Kasi ako, mahilig ako sa rock music, as in, lumaki ako sa rock music, guys, as in, ayun yung kinalakihan ko, no? Yung kuya ko talaga nag-influence sa akin ng rock music, no? As in, no? Tapos, you know, and napakinggan ko lagi yung mga rock music, like yung, ano ba, Bless the Fall, ko alam nyo yun, Escape the Fate. Ang dami, guys, sobrang dami yung mga rock music na pakinggan. Bullet for My Valentine. Damn, sobrang dami po talaga. Hindi ko maalala yung iba, sobrang dami. Ayan, halos lahat yun, yung mga ano, mga screamo na gano'n. Hindi naman totally, pag sinabi mo screamo, yun yung pinaka-rock na papakinggan ko. Meron din yung mga rock music na more on, ano lang talaga. Basta more on pagkanta na, ano, hiwalang scream na kasama. No? So ito, guys, tingin pa tayo ng update sa ating mahalima, no? Isabay na natin, let's go. Jiro Pages, shout out, no? In the passionate world of fandoms, accusations fly like confetti. One particularly stinging barb thrown at dedicated fans is the claim of inauthenticity, that their fervent support is fueled not by real efforts from real people, but by automated bots. Here's the truth. True fandom thrives on dedication and hard work. This fundamental fact has been shown over and over again, especially in the case of SB19 and their fandom, 18. Just recently, this kind of dedication was clearly seen once again when 18, together with N-Team's fandom, Lune, grab hold of the number one position on Nylon's Big Bold Brave Awards, favorite pop culture moment category for their idols, and never letting go of it, with them strongly holding on the number one position, with more than 600,000 led over the second group when the voting poll closed. Now, with impressive feats like this, it's easy for outsiders to misunderstand the sheer force of 18's collective passion. Accusations of bots often stem from a fundamental underestimation of fandom power. But at this point in time, it should be already clear to many people out there that in instances like this, where you'll be up against 18, underestimation of your competitor will not be helpful. It's unfortunate that some people have accused... Gets ko kung saan umuhugot tong, ano, no, kung sino man yung managasabi na yung 18 daw is mga bots, no? Kasi yung voting nga, guys. So, masisisi nyo ba ang 18 kung napakasipag nila bumoto, kung nagpupuyat po talaga sila, as in, no? I think wala namang dayaan na mangyayari dito. For me lang, walang dayaan na mangyayari dito since yung mga ganyan mga voting platforms, no? Hindi siya, I think, ano siya, talagang ano siya, ang secured talaga siya and talagang alam mo yun, mga expert sa mga techie stuffs talaga ang in charge dyan, no?
And hindi ko masabi na talagang mga bots something yun. Talagang 18 po talaga is napakasipag, maniwala kayo sa akin. Kasi napakasipag po nila. To the point na nakikita ko pa sila no, na nagbumoboto. And then kahit minsan nga sa mga comments ko, no, sa videos ko, no, yung mga 18 na nagko-comments ng medyo, may iba nga parang madaling araw. Guys, boto po tayo. May nag-send pa ng link dun, ganun, ganun. No, sa mga voting. Pag may mga, ano, may mga ganito klaseng mga voting staffs ng SB19 pasali sila, no. So ayun lang, no. Ewan ko lang kung ba't may mga gantong mga accusation na hindi real lang 18, no. I think yung mga nagsabi nito is inggit sa lakas ng force ng 18, no. Sa kumbaga kung gaano trumabaho ang 18, no? Napakasipag po talaga, talaga si ina, napakasolid. 18 in their votes as just bots or just results of using bots. It's plainly disrespectful and unnecessary. In fact, this current result of the recent Nylon BBB award voting isn't even comparable to the voting feats of 18 from the previous years. Here's a tweet from an 18 account, S. Bretman Stone. We have a caster. We have. Pointing this out. We've cast over 40 plus million votes last BBFA. Was there any cheating involved? None. We've cast over more than 10 million votes in this same category last year. Any cheating involved? Once again, there was none. 18, when they're seriously motivated and immobilized, is a force to be reckoned with. Here, 118 account, Tickle for SB19, listed down some of the things 18 did to nail down this year's voting victory as well. 18 skipped meals, sleep, and even takes leaves off work to make sure SB19 wins. Oh, grabe, napaka-sweet naman ng 18 talaga. Pero tulad nga siya sabi ni Stel minsan, no, 18, kumain tayo sa tamang oras and matulog tayo sa tamang oras, no. Kasi ano eh, kung maging health pa rin natin, ayaw naman na dumating sa point na parang syempre is para ma-blame ng SB19 yung sarili nila, no. Pero syempre, para sa akin guys, no, ako ay parang sa solid supporter din ako ng isang grupo or sobrang fan ako ng isang tao, no. Talagang ipapakita ko sa kanya yung support ako, no, as in like magpupuyat ako, ganun ganun. Pero syempre at the same time, no, kailangan mo rin alagaan yung sarili mo. Huwag mong hayaan na makawawa yung sarili mo, as in, no. Kasi once na mamaya sumuko yung katawan mo, no, nako, mahirap yan, as in, no. Paano pag may mga future gantong klaseng event pa ang SB19, no, na like, kailangan nila ang boto natin, no, hindi tayo makaboto, no. How dedicated this fandom is. That's a fact. SB19's 18 are just that dedicated, driven, and powerful when united. So when you see accusations of being bots or using bots thrown against 18, understand that behind those attacks is the hidden acknowledgement of the sheer power of the fandom's dedication. A force so potent it might seem unreal to the uninitiated. The truth is, 18 aren't bots. So ayun na siya guys, no. Yan naman talaga guys, hindi naman talaga bots ang 18, no. Ako naman witness din ako and sa mga nangyayari, no. And witness din ako kung paano sila ano, mag-comment sa mga videos ko, no. So kung bots ba sila yung mga nagko-comment sa chat ko, bots. So isip-isip tayo guys, ha. Isip-isip tayo, no. Yung mga ganung klase ng mga accusations is ano, I think nangyayari yan sa iba, pero I think for me 18 hindi, kasi minsan pa nag-chat nga ako, nag-reply pa sila, no, as in, no. Sobrang solid ng 18 talaga. So ayun lang, huwag tayo mag-accuse ng mga bagay na hindi natin alam. Huwag tayo mag-accuse ng mga bagay kasi pag nangyari yan, maniwala kayo sa akin. Baka dumating sa point na alam mo na, magkaroon ng gulo or what, no. Kaya ayun lang, hayaan na lang natin kung ano mga gusto sabihin ng ibang tao, no. Kaya tayo 18, hayaan na sila yung mga pinagsasabihin nila kung bots na tawag nila sa kanya. At least ang mahalaga is nanalo yung sinusuporta natin, which is ang mahalima. Kaya lang guys, ha. This is me, Point of Bed, signing out. Who's the G?